Okay. So sa mga bago dito, type 1 kung ikaw ay position trader, type 2 kung ikaw ay swing trader, type 3 kung ikaw ay momentum trader. Wag mo na, nauna ka agad eh. Type 4 kung hanggang ngayon hindi ka pa rin sure. Sige, dali. Type. Yeah. Okay. Yeah, antayin ko. Honestly, ako hanggang ngayon, pwede ko sabihin na 4 ako. Oo, totoo 'yun ha. Totoo 'yun. Hindi ako walang ano doon. Sinasabi ko 'to sa mga ano ko, sa mga close friends ko, trader friends ko na. Eh, nakita ko 'yung sarili ko na parang bumabalik ako doon sa mga old ano ko. Hindi bad habits, pero 'yung profile bumabalik ako doon. Oh. So, magbibigay ako ng recent trade examples. Sige, yan. Para sa inyo ngayon, bibigay ako ng recent trade examples. Pero, gusto ko sana, pili tayo dun sa tatlo. Oh, sige. Since ano naman, sige, magbibigay ako ng tatlo. Yan, tatlo na lang. Tig-isa na lang ba? Tig-isa? 1, 2, 3? Gusto niyo ba 1, 2, 3 na lang? Oh. Ayan ah. Sige. Yun. Sige. Let's begin. Sige. Lagay ko lang. I-upload ko lang. Okay. So, number 1 will be position. Number 2 will be swing. And number 3 will be yun. Kita niya na. So, hindi yan ang isi-share ko. Ha? Hindi yan ang isi-share ko. PHA. Nakalagay lang talaga yung chart ko sa ano. Kaya hindi ko kayo hinahype pa sa PHA. Kayo talaga. Hindi yan. Okay. Sige. Position trading tayo. This is one of my position tradings recently ngayon, last quarter. Ayan. I made this trade. So, ang title ng trade ko is MM November 17, 2020. So, tingin muna tayo. Sige, didiscuss ko siya sa chart. So, ito pangalan lang to, ng kanta. So, ito combined 70% run. Ibig sabihin yan, 70% ang hawak ko na dun sa stock, yung MM. So, yan, 1.5 months old. Sinong sanay na mag-hold ng 1 month na stock? Mga inuugatan daw yan. Pag naghahawak ka daw ng stock ng 1 month o higit pa sa 1 month, inuugatan ka daw. Ba, konti lang pala. Yung iba, ano, mabibilis. O, ang trend following method na ginawa ko dito is, again, yung sinabi ko sa inyo, dito lang nanggaling yan. Dito lang sa libro yan nanggaling. Ito ko lang yung nakuha sa libro na yan, okay? Buy points is September 2 and September 22. Buy on assumed box support, computed risk and position allocation, momentum TP and candle stop. Mapansin nyo, even though na position trading ang ginawa ko, nagkaroon ako ng adjustment sa selling ko. Imbis na position trading rin ang sell, later on kukwento ko sa inyo. No, selling points, isang araw lang. Notes and reflection, protected the profits and sold all position holdings. Pansin nyo lahat dun sa mga kinwento ko na Q&A kanina, ito na rin yun, protected profits and sold all position holdings. Still an early sell for me. Mamaya, explain ko sa inyo bakit early. Nahihirapan pa rin ako din mag-trend follow, still training myself to be one. Getting ready for the ultimate whipsaw, which nangyari nga talaga sa MM. Kaya, embrace whipsaw. Bakit? O, napansin nyo na ang price nasaan pa lang? 5 pesos. Magkano na ba MM ngayon? Nag-breach na sana 6. Diba? So, whipsaw. Detailed. Simple bullish box method lang. Ayan. Sabi ko sa inyo, simple lang talaga ako mag-chart. Ganito lang talaga ako mag-chart dun sa mga kaibigan kong trader friends. Ganito lang nila ako makikita mag-chart. Ganyan lang. Kasi ganyan lang talaga kasimple. So, pero kung titignan mo talaga, I did a simple bullish box method lang wherein na nakita ko dito from the peak, no? From the peak, yung tinatawag dito na breakdown. Adjust na to, adjusted box na to. Ayan yung breakdown dyan. So, yung iba, gagamit dyan ng ibang klaseng box. Pwede naman, no? For reference lang to. Pwede kasi kayo mag-box ng maliliit na boxes katulad nito. Ayan, ganyan. So, kung ganyan kayo mag-box, pwedeng ganyan. Sinimplihan ko lang yung boxing. So, ayan. Kasi ganun rin talaga si Nicolas Darvas mag-box. Ganun lang talaga siya mag-box. Simple lang. Siya, mas gusto niya yung stock nagkakaroon ng 52 week high. So, ganun lang. Nakita ko yan. Then, nung nakita ko tong bottom na to,
if you watch my videos, makikita nyo na na-trade ko yung stock na yan dito. Na-trade ko yung MM. Then, nung nakita ko yung bottom na yan, tinandaan ko na siya. Sabi ko, bagamat may mga trades ako dito, sabi ko, pag malakas talaga ang stock, magbibigay pa sa akin ng entry yan. Pag malakas pa ang stock, magbibigay sa akin ng entry yan. So, nasaan yung box? Diba? Na-drawing ko kanina. Nandito. Diba? Extend ko na. Extend ko na dito. Nung nandito siya, sabi ko, mag-aantay ako ng retest of the breakout. Ayun na. Nung nag-retest, nandito na ako pumasok. Ganun ang analysis ko dyan. Sabi ko, bibili ako dito in tranches, tapos itatry kong i-hold yung stock ng matagal. So, saan ang stop loss ko? Ang stop loss ko ay nandito. Bakit nandyan? Kasi nandito ang nakikita kong invalidation. Magkano? Sa bili ko, base sa bili ko. Almost 9%. Kaya ako nag-tranche. Less than yan 9%. 9%. Check nyo muna kung naintindihan nyo. Sige. Check nyo muna kung naintindihan nyo yan. Okay? Dito ako bumili. Hanapin natin yung buying area. Huwag kayo masyado ma-inlove sa mga drawing, ha. Pwede nyo dapat tanggalin yan. Yan. Buying ko. Ang selling ko. Tanyo naman dito sa red candle na to. Yan. Yan mismo. Yung red candle. Printed red candle dyan. Whipsaw. Embrace. Whipsaw. Question. Ganun lang kasimple. Dali. Antayin ko yung question. Ito yung, kumbaga ito yung parang support mo. Tapos below dyan, yun na yung cut loss mo. Yes, sir. Alright, thank you. Paano ba natitiis yung ano? Paano mo sasabi na, kasi ako pag ganyan, parang naiinip na ako eh. So sa main ko, parang ayoko na, lipat tala ako sa other stock. So dito sa case na to, paano mo siya natiis yung ganyang katagal? So ano yung naging parang bullish sa'yo? Paningin mo? Kasi kung ganito, di ba, annotate ko lang ano. So bumili ka dito, tapos bumalik dito. So kung ako kasi, yan, mapapasal na ako dyan eh. So, yun yung parang, ano yung nagpa-bullish sa'yo? Bakit nagdagdag ka pa dito sa pangalawa? Kasama sa expectation ko, yung pag, yan, nabanggit ko kanina, yung alignment ng expectations. Sa position trading, dapat talaga sama yan na kapag ang price, nagkaroon ka na ng price move, significant price move, kasi significant price move to eh. Tama ka naman, Heinrich eh. Dito, di ba? Karoon ka na ng, not so much pala. Kasi 8% lang pala. Kasi nga, ang stop ko, initial stop ko was, magkano yung sinabi ko sa inyo? Di ba? Lagay na lang natin from the open. Di ba? Ang initial stop ko was, ayan, di ba? Ini, di ba? So, kaya eh. Kaya pa. Yung 1:1 na reward, di ba? Yung sinasabi nila, magano ka, 3:1 reward. Okay lang yun. Sa initial, pwede ka 1:1 na reward agad. Depende pa rin yan sa plano mo eh. Tsaka nabanggit ko kanina, Heinrich, na naka-tranche buy ako dyan. So, hindi siya full allocation. Tapos, pangalawa, yung expectation, binanggit ko kanina, di ba? Kailangan tatanggapin mo yon na habang pababa yung stock, tatanggapin mo na you are ready mag-lose ng money sakali nga talaga ma-invalidate siya ng setup. Pero tatanggapin mo yon. Paano ko na sisigmura? Kinocondition ko na agad yung mind ko before entering into the trade. Nandito pa lang yung price, Heinrich, kinocondition ko na yung sarili ko. Why? Kasi sabi ko, psychology, sabi ko, for a stock to have a 400% move in 5 days, kailangan pagbayaran yan ng market. Kailangan pagbayaran ng stock. And it did. It did naman eh. Tapos bumagsak siya, di ba? Bumagsak siya ng kalahati. Pero umangat ulit. Karoon siya ng bounce. Shoutout sa mga nakapag-trade dito. Di ba? Di ba? Kung mga nakapag-trade dyan, ng bounce to swing. Then, nagbayad na nga talaga siya sa market. Nang how much? How much ang binayaran ng MM sa market yan, no? 50% down. So, nung nagkaroon na naman siya ng sharp move dito, sabi ko, mag-expect ako ng deep pullback. Kung hindi deep pullback, ano ibig sabihin ng deep pullback? Ganito yung deep pullback. Nagkaroon ng strong move, deep pullback ganyan. Okay? Nagulat ba kayo doon? Ganun ang deep pullback. So, nung nakita ko na hindi siya nagkaroon ng deep pullback, aba, nagkaroon siya ng consolidation. So, sabi ko, na-invalidate ako agad sa, ano ko, sa bias ko. Pero hindi ibig sabihin, tumigil na ako magplano ng trade. Okay? So, kailangan rin malaman nyo rin yung story kung anong ginawa nung DNA ba tawag dyan. Ako hindi DNA tawag ko dyan eh. Simple lang, psychology of price lang ang tawag ko dyan. Kaya binantayan ko na tong MM. Ganun lang talaga. Plus yung money na ginagawa na pinapasok dito. Money na pinapasok dito sa stock nito noong mga nakaraang panahon. Kasi kung maalala nyo, yung IPO ng MMM is sobrang sucked in ng liquidity ng market dito. Sa 5 days na to. Kaya definitely, ano yun? Mawawala na lang ng parang bula? Hindi. No. Considering na hindi siya blue chip, hindi siya large cap, kaya kailangan bantayan mo. Hindi naman mawawala eh, ang nilagay na pera. Diba? Magkakaroon lang yan ng pasahan ng kamay.
Okay, hopefully, Heinrich, ha, naano ko yung question mo. Ang tanong ni Chris, nakapila ka lang po ba sa bid side ng shares if buying? Hindi ko na maalala, Chris, eh. Pero definitely, nakuha ko siya ng malalim. Sorry, Chris, ha. Pero I might say, kahit nasabihin nating one entry, meron akong spread bids dyan, Chris. Spread bids. Okay? Same thing as here. And then my selling day was here. Okay. So, gets nyo ba yun? Ibig sabihin ni Chris, ang gusto lang sabihin ni Chris is, nung time na bumabagsak ang MM, nakatingin na ako sa ano, sa bid and ask. Dito yung sinasabi ni Chris eh. Yan. Nakatingin na ako dun sa bid and ask. So pag sinabing, sabi ni Chris, nakapila po ba ako sa bid side? So ibig sabihin, meron ka ng order dito. Sabi ko sa, kunyari, nung price na nandito sa 278 o 280, ganyan, no? Bibili ka na ba ng ganon? I think naka-spread bids ako dyan. Meron akong limit order, meron akong market order, meron rin akong buy up. Uy, nakukuha na yung jutsu ko ah. Nakukuha na yung jutsu ko ah. Doy binsurig yan eh. Nakukuha yung jutsu ko ah. Yung mga tanong ni Chris eh. Ayan, buying area, range naman. Okay. Basta ma-maintain yung average, okay? Ano pang tanong? The lower the price, the bigger yung number of shares. Hindi ko masyado naiintindihan tong tanong na to. Parang gusto niya yatang sabihin habang pabagsak ng pabagsak, bumibili. Let's just say yes. For some, akala nila average down na yon. Hindi siya average down. Kasi may plano ka. Iba yung averaging down. Alam mo nang invalidated yung trade but you still added and never went out. Yun yung averaging down. Iba to, meron kang plano. Sir Bindoy, bakit yung parallel box is significant para sa inyo? Ito ba yung sinasabi mo, Crispin? This one? Ah, binabanggit ko lagi yan sa live stream. Sinasabi ko yan sa live stream na pag nakakakita ka ng mga boxes, ganito, natatandaan yan ng tao. Natatandaan yan ng mga tao. Kaya pagdating, itong side na to, this side, we call, habang nandito yung price ha, this side is we call, itong side na nandito, ang tawag dyan, historical na. So nung bumabagsak ang stock, I was preparing for this one already. Actually, ang ina-expect ko talaga na box na inaantay ko talaga is this one. Pero nung nakita ko na nagkaroon ng momentum dito. Ayan o, momentum tawag dyan. Bakit ko sinabi momentum? In how many days nagkaroon ng price drop ng 15%? 17%. Sabi ko, in the coming days, I'm looking to buy the stock already. So, bakit yung parallel box significant para sa'yo? Kasi nga, like I said sa mga live stream ko, Crispin, lagi ko yan binabanggit. Ang nakikita mo mga boxes here, hindi ko na ibabox ulit ha, kasi nakita nyo na naman. Constitute indecision. That's why kapag pumunta ka na sa current price, natatandaan ng mga tao yun. Simple price psychology. Okay? So, ganun lang. I hope nasagot ko na yung tanong mo. Bakit po sell lahat? D-tranche. Alam mo, tama ka dyan, Dennis. Tama ka dyan. Tama ang tanong mo. Bakit ako nag-sell all dito? Yun nga. Kaya ang sagot ko dito, Sir Dennis, no? Ito. Kaya kasama yan, Sir Dennis, sa sinasabi na kailangan meron kang post-trade analysis. No? Ayan. Still an early sell for me. Kung buhay pa si Nicolas Darbas, malamang pinalo na niya ako. Hindi pa talaga dapat mag-sell. Lalo na kung i-study mo talaga yung
trading system ni Nicolas Darvas. Okay? Oh, another is nahihirapan pa ako mag-train trend follow, still training myself one. Nahihirapan pa ako mag-trend follow. No, so yun. Still training myself to be one. Kasi wala ba akong bias na tataas ang MM? Not really, hindi ganun. Ang point ko lang was, sabi ko, magsisell na ako dahil meron na akong tinatawag na business side of trading. Yun yung reason ko. Since nabili ko siya sa ilalim, no, yung move na to, sa panahon na yon, I don't want to lose na. That's why sinell ko na. Pero this particular move right here, if you can see, this particular move right here, Dennis, tignan mo kung gaano kalaki yan. So, if you are prepared to lose 10% of the move, okay lang yun. Diba? So, yan ang nasacrifice ko. Yung 10%, then, ito yung nasacrifice ko naman. Just by selling all. Kaya, embrace Whipso. Okay, Dennis, sana nasagot ko yung tanong mo. John, Sir Bindoy, for taking profit na yung nag-conso na, siya nag-exit ka na, or may certain percentage ka? Yan na, same lang yan, ano, John, na? Tama ba dyan? Mag-message ka lang dyan kung na-clarify na, ha? Kung hindi, message ka lang. Ayan, nasagot ko na dyan, nandyan na, so... Nung time na nandito sa previous all-time high, this is the previous all-time high. Yan. Okay. Ganda ng mga tanong ah. Hindi niya na kailangan mag-backtest. Hindi niya na kailangan mag-dissect. Bakit? Kasi nandito na yung chart. Nandito na yung buy area. Nandito na yung sell area. Ang kailangan niyo na lang tignan is yung introspection. Ibig sabihin nun, what would you do if you were to trade this particular day? Itong stock na to, titrade mo ba? If yes, paano mo siya inatake? Ganun mo siya gagawin. Tapos, gagamitin mo yung sarili mong tools. Gagamitin mo yung sarili mong tools. Gagamit ka ba ng RSI? Gagamit ka ba ng momentum indicators like ADX, stochastics, pa ba? Diba? Gagamit ka ba ng trend indicators like MACD, like moving averages, exponential moving averages? Kung gagamit ka nun, gamitin mo para ma-dissect mo lalo yung trade at ma-apply mo yung introspection na sinasabi ko na kung ikaw yun. Diba? Okay? So, ganun lang. So, screenshot na ulit. Next! Swing naman! Swing!